Sa bawat pag-ikot ng oras ay siya ring pag-ikot ng mundo. Sinusukat nito ang bawat kabiguan o tagumpay ng tao. Pero marami pa rin ang tila hindi binibigyang pansin o halaga ang oras. Marami ang nasasayang na panahon at pagkakataon. Mga bagay na hindi na muling maibabalik pa. Sino nga ba sa atin ang binibigyan ng importansya ang usaping pinansyal o pananalapi kung saan nakasalalay ang ating kinabukasan? Maging mga pangarap ng ating pamilya, empleyado ka man o hindi, sa oras ng iyong pagre-retiro, mangangailangan ka ng mga benepisyo mula sa ating pinagpaguran at pinaghandaan. Aasa tayo sa ating Social Security, pension, at malaking ipon. Kung hindi, para itong isang bangungot na ikakabahala natin. Ang kwento ni Melay at Sonia, salamin din ng pinagdadaanan ng maraming Pilipino. Simpleng may bahay si Melay, 48 years old, at 10 taon na sa pagkakarinderya. Mula noon, nagtabi siya ng 67 pesos kada araw. At makalipas ang 10 taon, nakapag-ipon si Aling Melay ng 420,740 pesos. Masipag, matipid, at masinop si Melay. Inilaan ni Melay ang kanyang naipon sa tamang pag-i-invest, kumuha ng long-term care, life insurance, at educational savings para sa kanyang tatlong anak. At nahikayat din bumili ng share sa stocks at mutual funds. Ang 2,000 pesos na kada buwan sa mutual funds ni Melay ay lalago ng 11 million pesos pagkalipas ng 35 years para daw ito sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Nakabili na rin siya ng pampasadang tricycle para sa kanyang mister. Nung nawalaan yung trabaho ng asawa ko, may kunting naipon man ako, kaya nagluluto na lang ako sa karinderya. Sa awa po ng Diyos, okay naman ang kita niya. May nag-alok po sa akin ng Kaiser para po maganda daw yun sa kinabukasan po namin. Natatakot po ako kasi baka masayang po ang pinagpaguran ko. Kaya po nag-imbis ako ng tama. Nabibili naman ni Sonia ang lahat ng kanyang luho at lahat ng hilingin ng tatlong anak, lalo na noong siya ay nasa ibang bansa pa. Dating caregiver sa Middle East, ang 50 anyos na si Sonia, isa siyang solong ina. Binigay ko yung gusto ng mga anak ko. Kung anong bago, lahat meron sila. Hindi ko naisip mag-invest sa life insurance or healthcare kasi hindi naman pumasok sa isipan ko. Kahit maraming gastos noon, nakakapagtabi si Sonia ng 70,000 pesos kada buwan o halos 840,000 pesos kada taon. Sa loob ng 5 taon, nakapag-save si Sonia ng 4.2 million pesos. Nagpagawa ng bahay at bumili ng magarang sasakyan. Pero hindi naisip ni Sonia ang mag-invest sa insurance, mutual funds at iba pang produkto na sisiguro sa kanilang future o kinabukasan. Natatakot ako at hindi ako nakapag-invest sa life insurance at unti-unti nang nauubos ang mga naipon ko. 2 taon nang nasa Pilipinas si Sonia, pero hanggang ngayon wala pa siyang kontrata palabas ng bansa. Unti-unti na rin nauubos ang savings niya sa bangko. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan natin ng mga taong magtuturo ng paraan na makaahon at magkaroon ng bagong pagkakataon. Gagabay sa mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Mapagkakatiwalaan at may integridad. Ang International Marketing Group o IMG ay eksperto sa usaping ito. Isang independent company na may mga produktong tutulong sa bawat Pilipino na dumaranas sa hirap ng buhay. Pilipinong gustong makawala sa utang at maging financially secure. In terms of investment and savings, the most important ally would be time. So in investment, savings, the most important thing is time. Because a lot of small money eventually become big. But no matter how big the money is, if you don't have the time, it will never grow. If you let
time pass by without saving money, then you will lose not only the money itself, but the future of what money can bring to you. The longer the time you need, the less money you need to invest to reach your financial goals. But the shorter the time you have, then the more money you need to invest to reach your financial goals. Nais ng IMG na ibahagi sa mga Pilipino ang mga estratehiya at mahahalagang hakbang para matutong makapag-ipon at iwanan ang pagwawaldas o pagsasayang ng oras sa mga pansamantala at panandaliang bagay. Tutulungan ka ng IMG na pagandahin ang takbo ng iyong pananalapi. Siguraduhin may sapat na proteksyon gaya ng pagkakaroon ng insurance, pagkakaroon ng emergency funds o savings na 3 buwan na income. I-manage ang mga utang at makakawala dito at magsimula na makapag-ipon ng pangmatagalan. Anong direksyon ang tatahakin mo? Magsasayang ka pa ba ng oras o panahon? Kailan ka kikilos? Palilipasin mo bang muli ang napakabilis na takbo ng oras? Nasa kamay mo ang desisyon. At posibleng ang tamang oras para makapagsimula ay oras na tumatakbo na ngayon.